Magandang gabi, Asher. Ano ang mga impormasyong isiniwalat ni Alice Go kaugnay ng kanyang partisipasyon sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO at ang kanyang pagtakas? Magandang gabi naman, June. Limitado ang impormasyong ibinahagi ni Guo Waping o mas kilala bilang Alice Guo sa pagdinig ng Senado. Madalas na sagot niya nitong si Alice Guo sa mga tanong ng mga senador ay hindi niya alam o kaya ay gagamitin niya yung right against self-incrimination. Bago mag-alas 9 ng umaga, dumating na sa Senado si Alice Guo alias Guo Waping. Nakasuot ang dating alkalde ng bulletproof vest at helmet at napaligiran ng mga babaeng pulis. Sa pagsisimula ng pagdinig, agad inusisa ng mga senador si Guo kung siya ang Chinese national na si Guo Waping. Ngunit paulit-ulit itong tumangging kumpirmahin kung siya nga ito sa dahilang mayroon na umano siyang mga hinaharap na kaso. Iginit rin niya na isa siyang tunay na Pilipino. Are you Guo Waping? Madam Chair, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa kaso sa inyo, lalo na may pruweba nang na-establish ang NBI at yung isa pang ahensya kinukumpara yung fingerprints ni Guo Waping at fingerprints nyo bilang Alice Guo at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, you know, for your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Waping? Madam Chair, hindi ko po kinoconfirm at may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. Paliwanag pa ni Alice Guo, may banta sa kanyang buhay. Dahilan kaya't ayaw niyang masyadong magsalita, lalo sa publiko, tungkol sa detalye ng mga impormasyong tinatanong sa kanya. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta ako, alam ko po, ako po si Alice Guo po. At pasensya na rin po, kung di po kayo naniniwala, ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions niyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Tumingiring sabihin ang pinatalsik na Banbantarlac Mayor kung sino at paano ang pagbabanta sa kanyang buhay. Kaya hindi rin matanggap ng mga senador ang dahilan ng death threat sa hindi niya pagsagot sa mga katanungan. Sasagutin mo kaming ganyan, pagkataas mo kaming bastusin, pagkataas mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Inusisa na rin ng mga senador kung paano tumakas ang magkakapatid na Guo sa bansa. Sinong mga Pilipinong tumulong sa inyong makatakas sa Pilipinas? Madam Chair, walang tumulong po ni isang Filipino or Filipina. Isiniwalat naman ni Alice Guo na may nagpahiram sa kanila ng yate para makatawid patungong Malaysia. Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin pero hindi ko po masabi po sa public ko. Isulat mo sa papel at ipapasa ng COMSEC sa aming mga senador dito. Isulat mo sa papel sinong may-ari ng yate at sinong nag-facilitate masakyan nyo yung yate. Yung may-ari po tsaka yung nag-facilitate po, hindi po ako sure kung iisang tao po sa... Bunsod sa patuloy na pag-iwas ni Alice Guo sa pagsagot sa mga tanong, hindi na maitago ng ilang senador ang kanilang pagkadismaya sa umano'y pagsisinungaling ng dating alkalde. Gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Gusto mo pala di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating. Sa mga tanong na ito, you are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee.
yung mga previous documents na sinabit mo sa mga bangko na nakuha namin. So please stop being evasive. June, sa mga pagtatanong ng mga senador ay umabot pa, lumagpas pa doon sa takdang oras na dapat ay magsisimula na sila ng plenary session, ay umabot pa sila ng mga 20 minutes pa mula doon sa pagsisimula dapat ng plenary. At next, yung sa susunod naman na pagdinig ng Senado kung saan dadalo nga, inaasahang dadalo si Alice Guo. Wala pang naitakdang schedule dyan, ngunit inaasahan din nila na sa susunod na pagdinig ay makakarating na rin si Cassandra Leong na bigong makarating sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, June. No, sa pagko-cover mo dyan, Asher, mula doon sa magkapatid, kay Sheila at kay Alice, nag-collaborate ba yung dalawang pahayag nila o naglaban-laban? Kasi parang una, may maliit na bangka, ito naman, yate ka agad, punta sa malaking barko. Ano ba talaga, Asher? Nagtugma ba? Yes, June. Impormasyon, yung kaugnay doon sa yate na ginamit, bago yan. Ano? Hindi yan yung katulad ng sinabi ni Sheila Guo. Ang sinabi niya lang ay nauna sila sa sumakay mula sa isang port sa south area. Ay sumakay sila sa isang maliit na bangka, lumipat sa mas malaking barko at lumipat ulit sa mas maliit na bangka. Ngayon, ang sabi naman ni Alice Guo ay sumakay sila ng yate at yung mga sumunod naman na detalye ay kaparehas naman doon sa ibinigay ni Sheila Guo. Wala pang iba impormasyon kasi yung iba na mga tinatanong din ng mga senador kay Alice Guo ay tinatanggi din naman o hindi naman tumatangging sumagot si Alice Guo. Kahit nga yung iba dyang June ng mga impormasyon na nasabi niya na sa mga unang pagdinig, nung una pang na dumalo bago pa maglabas ng warrant of arrest ang Senado at magtago si Alice Guo, naitanong na rin dyan yung ibang mga impormasyon na tinanggi na rin sagutin ni Alice Guo sa pagdinig ng Senado sa ngayon. Doon naman sa ibang mga impormasyon, nakikita naman natin na halos pareho sa man, pero wala pa rin, hindi pa na-discuss yung iba pang mga impormasyon kaugnay doon sa pagdinig na isinagawa o pang mga imbestigasyon at pagsisiyasat isinagawa kasama si Sheila Guo dito kay pagdinig naman kay Alice Guo. June. Kasi ang pagpakinggan mo yung hearing kanina, Asher, mahirap talaga maintindihan kasi inuugat ng mga senador. Papaano mo na contact yung yate, yung sino may-ari? Papaano ka napunta doon sa malaking barko na wala man lang, nadudong ka lang sa silid ng barko? Mahirap kumbaga maintindihan talaga itong nito ang mga sagot noong kumbaga kung papanoorin mo, ha, Sher, ha, sa pagtingin mo lamang doon sa sitwasyon na yon, ha, Sher, siguro kaya doon naging mitsa ng pagkapikon at pagkagalit ng mga senador. Pero doon sa pagkakakilanlan ni Alice Guo, tinatanong yung kanyang fingerprint, yung kanyang litrato doon. May nasabi siyang kapira-piraso, Asher, di ba? Yes, June, yung mga fingerprints, sinasabi niya nga, may pinipresenta kasing mga dokumento ang mga senador doon sa kanilang pagtatanong kay Alice Guo. At sinabi ni Alice Guo na ilan doon sa mga dokumento na yon ay nakita niya na merong isa doon na naandun nga yung kanyang lagda, yung kanyang pirma. Ngunit sinasabi niya na hindi niya alam kung paano napunta yun doon. Gayun din doon sa ibang mga dokumento na may mga fingerprints. At sinasabi niya nga na maaaring sasabihin niya, sinabi niya na kanya ang maaaring kanya yung mga fingerprints na yun, bagaman hindi pa niya matukoy, of course, pero hindi niya rin malaman, hindi niya rin masabi at hindi niya rin makumpirma kung paano napunta doon ang kanyang umano'y fingerprints dun sa ilang mga dokumento, June. Okay, titingnan pa natin sa mga susunod na pagdinig ang magiging progress niyang pagdinig na yan, Asher. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. nagulat mula sa Senado.